Pitong bagay na dapat alam mo para mas masaya ang buhay. Una, this is the best day. Pagkagising pa lang, sabihin agad sa sarili na ito ang pinaka-the best na araw sa buhay mo. Lahat ng inaantay mo ay makakakita ka ngayong araw na to na sign na malapit na. Malapit na. Magpasalamat sa Diyos dahil isang araw na naman ang ibinigay niya sa iyo na puno ng blessings niya. At magdedire-diretso na yan. Pangalawa, lahat mag-uumpisa sa desisyon. Magdesisyon na huwag pansinin ang mga nega ng buhay. Oo, hindi sila mawawala at andyan talaga at bahagi na ng buhay. Pero ikaw pa rin ang magdedesisyon kung magpapa-apekto ka sa kanila. Magdesisyon na maging maganda at gwapo ngayong araw. Pangatlo, hindi mo kailangan ng ibang tao sa buhay mo para maging masaya. Nasa buhay mo na ang mga taong kailangan mo sa buhay mo ngayon. Maging masaya sa kanila kasi Diyos ang naglagay sa mga taong to sa buhay mo. At kahit kailan, hindi nagkamali ang Diyos. Pang-apat, be you. Hindi mo kailangan magpaka-plastic para magustuhan ka ng ibang tao. Ikaw ay ikaw. You were made by God. Huwag nang mag-effort na tanggapin ka pa ng mga taong hirap na hirap kang tanggapin. Baka mamaya, dumating ang panahon, hindi mo nakilala ang sarili mo. Panglima, palipasin ang mga hindi maganda. Lahat naman tayo ay may problema. Lahat naman tayo may pinagdadaanan. Pero Diyos na ang nagsabi, i-offer sa Kanya yan at mag-focus sa kabaitan ng Diyos at gaganda ang buhay. Pang-anim, maging open sa change. Para naman ito sa sarili mo. Hindi naman lahat tayo perfect. Maging bukas sa mga maliliit na pagbabago. Huwag biglain, unti-unti. Baguhin ang sarili tulad ng ugali. Again, unti-unti. Pang-pito, time is gold. I-spend ang oras sa tamang mga tao. Tamang mga gawain. Alisin ang mga nega sa buhay. Gawin at samahan ng mga taong mabuti ang dulot sa iyo. Yung tutulungan kang maging mabuting tao at anak ng Diyos. Lahat naman ay nasa kamay natin. Lahat ng oras ay nasa desisyon mo kung saan papunta. Basta tandaan mo, maging mabuting anak ng Diyos, maging mabuting tao at lahat ng mga susunod pa na mangyayari ay magiging kakampi mo. Sabi nga sa Ecclesiastes 9:7, yumaon ka ng iyong lakad, kumain ka ng iyong tinapay na may kagalakan, at uminom ka ng iyong alak na may masayang puso sapagkat tinanggap na ng Diyos ang iyong mga gawa.